What is up you guys and welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako eto, okay naman. Medyo busy, no? Hindi ako masyadong nakagawa ng videos this past few weeks, no? Buti na lang ang dami nating pre-uploaded videos, no? Kundi, nagka-lapse na naman tayo sa pag-upload ng mga videos. Ayun, bago tayo magsimula, no, gusto ko lang mag shoutout si Labby Dudes, no. Binili niya tayo ng bagong pabango. Ayun. Ayun, yun lang, wala lang. Na-share ko lang. Ayun, so ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, mga kasabot, no, ito magandang topic 'to kasi ang dami ring nagtatanong nito. So, ang dami nagtatanong, kasabwat, kasi may mga nagawa kang video na bakit mahal magpa-tattoo, ano ba yung mga kino-consider, ganyan-ganyan. Yun, mga about sa pricing ng pagta-tattoo. So, tanong ng mga kasabwat natin is, paano ka ba nagpe-presyo ng tattoo? Paano ba ako dapat mag-presyo ng tattoo? So, pag-usapan natin yun kung paano nga ba or ano nga ba yung iba't ibang paraan kung paano magpresyo ng tattoo, kasi medyo mahirap yan, no? Hindi siya katulad ng mga regular na services na talagang alam mo yun, may idea yung mga tao kung magkano, or hindi siya katulad ng mga bilihin na may SRP, 'di ba? So sa tattoo medyo iba-iba 'yan, depende sa tattoo artist. 'Yan, pag-usapan natin 'yan. Okay, pero bago 'yan, kung hindi ka pa naka-subscribe or bago ka sa channel na 'to, kung bago ka sa channel na 'to or hindi ka pa naka-subscribe, please do subscribe, like mo na rin 'tong video na 'to and hit the bell icon para na-notify ka tuwing may bago tayong video, dahil every Saturday 7 PM, nag-upload tayo ng bagong video. Okay, yan. Intro muna tayo. And we are back. Yan. So, eto, meron tayong kodigo. Yan. Shoutout sa cellphone ko. Transparent yan, mga kasabwat. Pinalitan ko yung likod. Wala lang, napakita ko lang naman. Yun, so pag-usapan na nga natin, no? Paano nga ba nagpe-presyo ng tattoo? Yan. So, maraming ways or maraming paraan kung paano ka nga ba magpe-presyo ng tattoo. Okay, so napag-usapan na natin bakit nga ba mahal magpa-tattoo, ano yung mga kino-consider ng mga tattoo artist, di ba? Ano yung pinepresyuhan ng tattoo artist. Yan. So, eto na nga. So, marami kasing klase or maraming paraan kung paano magpresyo, depende sa tattoo artist. Diyan din nakikita kung paano yung diskarte ni tattoo artist, no? So ako kasi may background ako sa management, no? Kaya medyo hindi na ako masyadong nahirapan sa pagpepresyo. Yan, kasi syempre napag-aralan namin yung costing, ganyan, di ba? So may I have a basic idea on how to parang create or how to price my product or my services. Yan. So, mga kino-consider dyan, kasabot, no, is yung si tattoo artist, magkano nga ba yung fee ni tattoo artist, talent fee, baga, diba? Tapos, yung mga gamit na ginagamit, syempre, iko-costing natin yan, kailangan natin presyuhan yung mga ginagamit natin. Kasi, hindi mo naman pwedeng ipresyo sa customer mo yung price nung ink mo, parang per bottle ng ink. Syempre hindi naman ganoon 'yon. So nagdidepende siya sa
mga nagastos mo as a tattoo artist. Kung halimbawa, ikaw, hindi ka naman masyadong namuhunan, it's up to you kung paano mo pepresuhan yung tattoo or yung gagawin mong serbisyo, no? So, eto, una, eto, pinakauna sa lahat, no? Simula natin dito. Merong kasing tinatawag na or pinaka ginagawa ng karamihan is nagbe-base sa sukat. No, ito, nag-comment din dito yung isa nating kasabwat. Shoutout natin. Ito, screenshot tayo yan. Si Jess Liban 9795. Shoutout sa'yo kasabwat. Nag-comment siya dito. Shinare niya kung paano yung formulation niya sa pagpepresyo ng tattoo. So, siya, naka-base siya sa sukat kasi sabi nga niya ito graphic designer siya professionally and nagtatattoo na rin siya. So ang ginawa niya, the way siya mag-price ng tattoo is through size. So paano nga ba 'yon? So ang formula niya ay ganito, which is what old school tattoo artists do as well, no? Sa mga lumang shop makikita mo may mga panukat 'yan, no? Tapos doon nila sinusuka tapos kino-compute. Hindi lang siya masyadong dinidiscuss sa mga customer, no? Kasi pag sinabi lang magpapatattoo po ako, ito yung design, susukatin ni artist, tapos sasabihin niya yung presyo. Yun. So ganito yung ginagawa nila doon. Ito yung formula niya. Height times or multiplied by width multiplied by kung magkano yung rate mo as a tattoo artist. So, sample, halimbawa, ang rate mo as a tattoo artist is 200 pesos. Yan. So, mangyayari is, halimbawa, yung ipapatattoo ni customer ay 4 inch by 4 inch. Minimum, halimbawa. So, 4 multiplied by 4 multiplied by 200, which is yung base rate mo. So, that will be 3,200 pesos. So, ganun. So, it will depend naman siya sa size at dun sa rate mo as a tattoo artist. So, yan yung pinakamadali at pinakamadalas na ginagamit ng mga tattoo artist. So, minsan, ako nung bago ako, nung may shop ako, kasi, nung may shop ako, may kasama akong may kasosyo ako. So, sobrang strict namin sa pricing. Kasi nga, syempre, business, di ba? May kasosyo. Tapos, syempre, yung kita, paano nga ba hinahati? Ganun. So, sobrang strict namin sa pricing dati. Ganyan yung ginagamit namin. Nagsusukat kami. Actually, kami nga nun, meron na kaming pre-made na mga sukat. Kasi, usually, si customer, hindi naman yan magbibigay na specific na sukat eh. Sasabihin lang ni customer, mga ganito kalaki, ganyan. So, kami ito, isang tip din to, ang ginagawa namin, nag-pre-cut na kami ng mga parang papel, tas nilaminate namin. Nilagay na namin yung mga sukat 4x4, 4x6, 6x6, ganun. Para pag si customer dumating yan, papapiliin lang namin doon, ano ba dito yung sukat na gusto mo? Gano ba kalaki? Pag nakapili na siya, ganito kalaking sukat, colored ba to or black and gray? So, ito, ganito yung presyo niya. So, hindi na kami nahihirapan. Kasi, mga customer, di ba, hindi ko naman nila lahat. Pero, most of them sasabihin, minimum lang, 4x4. Tapos, habang tinatattoo na, dagdagan mo ng ganito, dagdagan mo ng ganyan. Or 4x4, pero may konting ganito, may konting ganyan. So, ganun. So, napakita ko sa kanila, ito yung sukat, ito yung nakalaminate na papel. Yung papel namin na nakalaminate, no, transparent, no? Hindi naman sobrang transparent kasi may mga nakasulat dun eh. Yun, naalala ko lang, pero siguro much better if yung ipapalaminate nyo or huwag nyo nalagyan ng papel sa loob para transparent lang. Para kapag sinukat mo yung tattoo, kita na siya. So, pasok dito yan sa 6x6. Ito yung naging presyo niyan. Ganon. Sana nagigets nyo mga kasabot, no? Pero ganon yung style ng pagpepresyo namin dati. So, yun. Pangalawa, eto. Meron din tayong style ng pagpepresyo na yung tinatawag na fixed project fee. Okay?
Ito, hindi siya masyadong uso sa Pilipinas. Pero mostly ito, ginagawa to ng mga parang tattoo artist na nag-specialize sila sa tattoo. Yung mga tattoo artist na sobrang hirap kumuha ng schedule, alam mo yun, yung parang nagtatattoo lang ako once every 3 months, ganun. Once a year lang ako nagtatattoo. Tapos sobrang galing niya, sobrang as in bawat ginagawa niya talagang piyesa talaga, alam mo yun, art piece talaga. So may mga ganun na halimbawa mo. Ito, very rare to. Wala pa akong nakitang ganito sa Pilipinas. Pero meron kasi ako nakitang ganun, no, sa alam ko sa US to, no. Ano siya, painter talaga siya, hindi talaga siya tumatanggap ng mga customer for tattoo. Pero nagtatattoo siya. Tapos once in a while kukuha siya ng customer, tatanggap siya, pipili siya dun sa mga gusto magpa-tattoo. Tapos siya din yung pumipili ng design, no. Tapos fixed price lang siya, basta pag nagpa-tattoo ka sa kanya, parang $20,000 i-schedule kita, ganun. Parang ganun yung per session niya. Tapos depende yon, kahit gaano kalaki, kung gaano kalaki yung gusto niyang gawin, kung gaano ka-detalyado sa niya ilalagay, ganun, depende yon. Parang ano siya, sobrang specialized siya na way ng pagpepresyo. Yun. So may mga ganong klase din, pero yun, sobrang bihira nun. Dito sa Pilipinas wala pa ako nakitang ganon. So meron pa, meron naman, ito pinakamadalas to sa ibang bansa. Di ko rin sure kung may gumagawa na ito sa Pilipinas, which is yung hourly rate, no. So yan, kapag nag-search kayo sa Google paano magpresyo or ano yung mga pinakamahal na tattoo or pinakamalaki sumingil na tattoo artist, mostly makikita nyo is hourly yung nakapresyo sa kanila. Yan. Pag nanood din kayo ng YouTube, hourly rin yung mga pricing nila doon. Unlike dito sa atin sa Pilipinas, we base it more on the size, no. Kasi nga ano tayo, iba as in iba dito sa Pilipinas. Kahit sa trabaho naman hindi hourly yung pinapakitang bayad sa atin, eh, 'di ba? So yun, meron din klase ng pagtatattoo. Sa Pilipinas wala pa akong nakita na naka-hourly, pero not sure. Kung meron kayong alam, comment kayo sa baba para makita natin yung tattoo artist na yun. Baka pwede natin siyang makausap, interview, kung paano ba sila kumikita kapag hourly, kung mas maganda ba yung kita nila or paano yung diskarte nila, no? Yan. So next one is yung tinatawag na by design, no. Merong mga tattoo artist na hindi kasi sila nagtatattoo na hindi nila gawa yung art, no. Yung parang specialty lang nila, yun. So magpo-post lang sila ng mga designs, i-offer nila, oh, ito yung design, sino gusto magpa-tattoo, tapos bawat comment parang naka-base dun sa design yung price. So parang ganun, by design yung pricing nila. Parang sa ito, mahalin tulad natin to sa damit, no? Or sa, oh, ganun, sa damit. Hindi siya, minsan, depende sa sukat, pero makikita nyo naman yun, depende sa design. Kapag plain lang yung damit, mas mura. Kapag maraming design, mas mahal, di ba? May mga ganong klase kasi. So, yun, merong ganong klase ng pagpepresyo, yung by design. Pero, ayun, meron naman is combination pricing. So minsan pinaghahalo-halo nila yung hourly rate nila, nakadepende rin sa sukat sa design. Tapos meron naman yung by design, nakadepende rin sa sukat. So kayo, depende yan sa diskarte nyo kung paano nyo lalaruin yung pagpepresyo. Pero ang pinaka-advice ko lang dito is huwag tayo magpepresyo ng sobrang baba. Kasi kapag nagpe-presyo tayo ng sobrang baba, doon nasisira yung industriya natin, eh. Doon tayo na natataga ng mga customer. Diba? Kasi nagko-compare yan, eh. Bakit si ganito, ganyan? Bakit sa ganon, ganyan? Diba? So, be a responsible tattoo artist din. Huwag tayo mag-presyo ng sobrang mura kung sasabihin nyo na, hindi pa kasi ako magaling, kaya mura ako maningil, eh. Kung hindi ka pa magaling, mag-practice ka pa.
Feeling ko kung hindi ka pa magaling at sobrang mura mo pa maningil, dapat hindi ka pa nagtatattoo sa customer. Dapat hindi ka pa naniningil. So yun, there's no excuse, no, sa pagsira ng industriya natin. Kasi as a tattoo artist, hindi lang tattoo artist, as an artist in general, masyado tayong binabarat dito sa Pilipinas, no? Kasi ako, I'm not just a tattoo artist, nagpe-paint din ako. Diba, gumagawa rin ako ng mga digital art, graphic designs, and sobrang nababarat tayo dito sa Pilipinas. Diba? Parang ang nangyayari is wala tayong karapatang magpresyo ng malaki, magpresyo ng maganda, kumita. Diba? Basically, wala tayong karapatang kumita kasi artist lang tayo. Ganun yung nangyayari. Kasi nga, yung ibang artist, dinidibdib nila na wala, hindi naman talaga, wala naman pera dito sa pagiging artist. Walang pera kasi nga, hinahayaan nyo na mabarat kayo. Diba? Nagpepresyo kayo ng mababa. Pakita natin na kapag gusto ng mga tao, ng customer, ng quality, is kailangan nilang gumastos. Diba? Ganun. Yun lang yung talagang mapapayo ko sa pagpepresyo ng tattoo. Kasi sobrang laki na ng binagsak ng industriya natin. Although mas sumikat yung tattoo ngayon compared from 10 years ago when I was when I established my tattoo shop, no. Nung tinayo ko yung tattoo shop ko, although meron na, sumisikat na, pero hindi pa siya ganun ka widely accepted. Unlike ngayon. So dapat i-take advantage din natin 'yan. Mas sumisikat yung tattoo, mas tinatanggap na siya. Ang dami ng mga trabaho na tumatanggap ng taong may tattoo, 'di ba? So let's take advantage of it. Hindi naman na ibig sabihin, hindi naman dahil mataas na tayo maningil or naniningil tayo ng tama is tinataga na natin yung mga tao. Siyempre, it's kunin naman natin yung para sa atin talaga. Okay. Yun lang. Ayoko nang pahabaan yung video. Masyado nang humahaba. Siguro, pag-usapan natin yan sa podcast, no? Para mahabang video. Pero, ayun. Again, kung bago ka sa channel na to or hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. And, ayun. Since nabanggit ko na yung podcast natin, check it out on our Spotify, no, yung podcast natin doon, just search The Needle House Tattoo Podcast and follow nyo ako doon. Okay, may tatlong episodes na tayo doon, dadagdagan pa natin yan. Yun lang, peace out.